Batubalani sa gugma, magnet ng pag-ibig. Ito ang inaawit ng mga Cebuano para sa Batang Jesus. Ngunit, hindi lamang ito nararamdaman sa Cebu. Sa buong Pilipinas, ang pamimintuho sa Santo Niño ay debosyong malapit sa maraming Pilipino. Sa katunayan, maraming kapistahan sa buong Pilipinas ay iniaalay sa Batang Jesus. Gayun din, bawat tahanang Katoliko at mga sasakyan sa Pilipinas ay may maliit na replika nito. Ngunit, paano ba napadpad sa ating bansa ang poon ng Batang Jesus? Pinaniniwalaang ang debosyon sa Batang Jesus ay nagsimula pa sa Espanya noong 13th century. Ito ang panahon na nakikibaka mga Espanyol sa mga Moro. Naging popular sa mga santo at mga dugong bughaw ng Europa ang debosyon. Kaya naman, sa panahon na iigting ang pagpapakalat ng Europa ng pananampalatayang Katoliko sa daigdig, laganap ng debosyon sa Batang Jesus. Noong 1519, sa pagalis ng Armada de Maluco sa Espanya, dala nila Ferdinand Magellan ang imahen ng Santo Niño. Kaya naman, 500 taon na nakalilipas, 14th of April, 1521, nang magpabinyag si Raho Humabon at ang mga Cebuano tungo sa Katolisismo, inilabas nila ang poon ng Inang Maria at ng kanyang anak na si Jesus. Ang poon na may 15 sentimetrong laki ay hiningi ng asawa ng Raha na si Reina Juana at nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang bata at ng isang bayan. Ito ang naging hudyat ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Bagamat ayon kay Resil Mujares, hindi lamang ito ang poon na dala at pinakilala sa mga taga Cebu ni Magellan. The expedition brought with it on its voyage a large number actually of religious images because kind of the promoting Christianity was integral to the expedition itself. And so the Magellan's vessels had probably a store of kind of many images. So what we know is that in the case of Cebu, the images of the Virgin Mary and the Holy Child were given to, says the Cebuans. So I think the image of the Virgin Mary and the image of the Holy of Infant Jesus were two distinct and separate images. Makalipas ang 44 na taon, 28th of April, 1565, habang nasusunog ang mga bahay sa Cebu matapos na kanyunin ng mga barko ni Miguel Lopez de Legazpi, tumungo sa isa sa mga bahay ang sundalong si Juan Camus kasama si Pedro de Alorga. Nakakita sila ng 2 kahon na naiwan ng mga nagaal sa balutang Cebuano. Sa pagbukas ng 2 kahon, nagulat sila at namangha. Nasa loob ang isang imahen ng Santo Niño. Sa pagsigaw ni Camus, tumakbo si Legazpi tungo sa poon at lumuhod at napaluha sa tuwa. Makikita ang pagtanggap ng bayan sa Santo Niño nang 2 kinatawan ni Tupas ang kumausap kay Legazpi upang isauli sa kanila ang imahe kapalit ng ilang mga kalakal. Ayon sa 2 Cebuano, binibigay daw ng poon ang kanilang mga kahilingan at sa tuwing kulang sila sa tubig, ilalagay lang nila ito sa isang matas na lugar at sama-sama silang hihiling dito na wakasan na ang tagtuyot. Paglaon, dadamitan ng mga Espanyol ang Santo Niño ng pulang kapa, sash na may mga medalya ng isang dekoradong sundalo at ng bota ng mga militar dahil kanilang ipinahayag na ang Batang Jesus ang pandangal na Kapitan General ng Pilipinas. Pagdating ng panahon, ang Pilipinas ay maging isa sa mga iilan lamang na mga bansa sa Asia na dominante ang Katolisismo. Kaya naman, sentral ang Senyor Santo Niño sa pananampalatayang ito ng mga Pilipino. Bagamat ito ay pamanang Espanyol, niyakap natin ito bilang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sobrang lapit sa puso ng Pilipino na binibihisa natin ang Santo Niño na katulad natin, sapagkat paalala ito na ang Diyos ay naging katulad natin, sumaatin at nakaintindi sa atin.